Anya naman yung aming front garden. Yan yung punong yun. Yan. Meron siyang ang pinakabulaklak niya, parang bilog-bilog. Yan. Kita niyo, oh, dami bulaklak. Ano? Yan, oh. Ang tulips, oh. Tumubo na ang tulips. Yan. Tapos, sandali ha, Dini. Patayo, Dini. Salamat ako. Bintana. Yan. Tingnan niyo. Yan, oh. Dilaw na tulips. Katawan. Tsaka doon. Ah. Yan, may tulips. Pado, ano? Alin? Yan. Yan ang aming harapan. Kayo, may tulips ka pala doon. Anong gang gusto mo? Ano yan? Dahil babuksan ko daw, ari. Ganda, no? Yun, ano, namamulaklak yung puno. Taglalayo natin kaunti. Tsaka, yun, no? Kita mo. Pula. At tawa, ano? Hello! Ito na namang muli si Nanay Maria. Okay? Mm-mm. Ngayon, maganda ang topic natin. Okay? Mm-mm. Sa araw na ito, ito ay question and answer ng mga nag-message sa akin. Okay? Mm-mm. Ngayon, sandali ha. Mm-mm. Ari ko po. Yan. So, ako'y nagniniting ng medyas. Mayroon naman ako ditong pattern. Yan. Pero, nakasulat sa Netherlands. Kumusta na baga kayo bago tayo magsimula? Yan. Wow! Sana'y kayo eh nasa mabuting kalagayan. Okay? Mm-mm. Ngayon, ako ay naka-receive ng messages sa Messenger. Tinanong niya ako na siya ay may balak pumunta ng Belgium. Pero ang kanyang pupuntahan ay Denmark. Okay? From Denmark, pupunta siya dito sa Belgium para tagpuin yung kanyang, ano, yung kanyang, tawag dito, Knight in the Shining Armor. Yan. Pero siya ay magmumula sa ibang bansa. Kundi ako magkamali sa Saudi Arabia. Mm-mm. Bali, meron siyang relative sa Denmark. So, tinanong niya ako kung possible ba na makaparito sa Belgium kung pupunta siya as tourist sa Denmark. Ano, from Denmark, pupunta siya dito sa Belgium. Ngayon, ang Denmark ay sakop ng tinatawag na Schengen list. Okay, Schengen countries. Okay. Ibig sabihin ng Schengen countries, yan ay mga bansang hindi mo kailangang dumaan sa mga checkpoint, okay? Wala silang mga checkpoint. You are free to go inside, to go in, and to go out, okay? Nobody will question you. Pagka po kayo ay mga Asyano, okay? Kahit pa sabihing puputa kayo sa bansa na sakop ng Schengen, okay? Schengen na list. Kailangan pa rin ninyo ng visa, okay? Kasi
Kumbaga sa atin sa Asia, sa Pilipinas, 'di ba? Neighboring countries natin ang mga Hong Kong, Malaysia, Brunei, Singapore, Indonesia. So hindi natin kailangang mag-apply ng visa. Okay? Dahil kasi mga Asian din ang mga yaan, 'di ba? Dito tayo eh sa mga Asyanong bansa. So hindi natin kailangan ng visa. Ngayon dito sa Europe, ang pwede lang pumasok sa Schengen countries ay mga European. Okay? Kasi European, European eh, okay? European, mga bansa sa Europe na nag-ano sila, kumbaga sa ano eh, nagsama-sama, okay? Halimbawa, ako from Belgium, pupunta ako sa Denmark, hindi ko kailangan ng visa kasi European ako. Ang aking passport ay, ang aking traveling passport ay Belgian passport. Yan. So, ito yung passport ko, diba? Ano nakalagay? Belgian passport, diba? Yan ang traveling passport ko. Ngayon, kung bubuksan mo, makikita mo si Nanay Maria. Yan, si Nanay Maria. Yan, okay, diba? So, malaya ako makakapasok. Hindi ko kailangan ng visa. Sapagkat kami ay sakop sa European Union, kung tawagin nila, European Union. Yan. Kasi pupunta daw siya dito, yung Pilipina, pupunta siya as tourist. Okay. So, from Denmark, from Saudi Arabia, pupunta siya sa Denmark. From Denmark, pupunta siya sa Belgium. Okay? So, pwede ba siyang magparito na ang visa niya eh papuntang Denmark? Diba? Oo. Kailangan, ang apply niya na visa is multiple entry visa. Yan. Yung multiple entry visa, ibig sabihin, makakapasok ka na sa mga bansang gusto mong pasukin. Yan. Diba? As a tourist. Yan. So, from Saudi Arabia, punta siya sa embassy doon, mag-apply siya ng multiple entry visa, going to Denmark. Tapos from Denmark, pwede siyang makapasok sa Belgium sapagkat ang dala niyang visa is multi-entry visa. Very simple, ha? So, sa mga European lang, hindi na kami nagamit ng mga visa sapagkat narito kami. Kumbaga saan ay yung mga bansang nasa Europa, okay? Nag-ano sila eh, kumbaga na nagsanib-sanib na sila. Yan, nagsanib-sanib. Parang sa Asia, yung Pilipinas, katabi eh, Malaysia, Singapore, yan. So, pag pumunta ka sa Malaysia, sa Singapore, di mo naman kailangan ng visa, di ba? O, di mo naman kailangan. Ganun. Pero kung Asian ka, at ikaw ay mag-a-apply ng tourist visa going to Denmark, okay? Hanggang Denmark ka lang, okay? So, hindi ka pwedeng lumabas. Mapwera na lang kung bigyan ka nila ng Schengen visa. Ibig sabihin ng Schengen visa is pwede kang lumabas. Pwede kang magpunta sa Belgium, pwede kang magpunta sa Netherlands, pwede kang magpunta sa Luxembourg, pwede kang magpunta sa Spain, sa Italy, yan. Pero kung halimbawa ang binigay lang sa iyo visa is doon lang papunta sa Denmark, okay, hanggang doon ka lang. So, pag ikaw ay nadyaan, hindi ka pa nakakaalis sa bansa kung saan naroon ka, ang apply mo, multiple entry visa. Para pagpunta mo ng Denmark, okay, pwede kang makapasok sa Belgium, pwede kang pumasok sa France, pwede kang pumasok sa Spain, pwede kang pumasok sa Greece, parte, mga bansang parte dito sa Europa. So, very clear ha? So, ang next question. Ay, may nag-message sa akin. Ano ba daw ang requirement para sa pagpapakasal? Aray ko. Ako na may sumagot, very polite naman. Kasi
kumbaga sa anay, parang matitrespas, mababypass ko ang embassy. Ayoko. Kasi hindi naman ako si embassy nag-work. Wala naman ang connection si embassy. Mamaya, mawikaan pa ako ng embassy. Ano? Mamaya, ipahanap ako ng embassy. Kumbaga sa ano yung trabaho nila, inuokupa ko. So, sabi ko sa kanya, share ko na lang sa kanya yung aking alam, yung mga requirements na sinubmit ko noong nagpakasal kami. Okay? Mga documents na sinubmit ko sa embassy. Para kami ay makasal ni Danny. Yan. So, ang share ko lang sa inyo, yung natatandaan ko noong bago kami ikinasal ni Danny. Basta't ang natatandaan ko ay sabi ng embassy sa akin ay mag-produce si Danny ng legal capacity certificate. Okay? At saka, ano pa ba yun? Tanda ko nagpadala sa akin si Danny ng back and forth ng kanyang ID. Okay? Yung ID, ito. Ganito. Ito yung ID namin. Okay? Hindi ko pwede ilapit dahil nandito yung aking ano. So, ito yung front. Ito yung likod. Yan. So, pareho niya yung isi-xerox. Okay? Or epiprint. Padadala. Tapos yung kanyang full address. Okay? At saka, ano pa ba? A birth certificate. Yan. Yun. Yung pangalan ng nanay at saka tatay niya. Yun. Ngayon, doon naman sa part ko, ang pre-produce ko ay yung aking birth certificate na authenticated. Tapos ay, ano pa ba? Wala namang ID pa noon eh. Oo. Ano pa ba yung natatandaan ko? Yun lang. Yun lang. At saka yung ano nga pala, yung result noon sa annulment. Noong nagpa-annulled ako. Okay? So, yun ang natatandaan ko. Tapos, i-schedule na ninyo kung kailan kayo pupunta sa embassy. Pareho kayo. Kailangan yung foreigner pumunta sa Pilipinas. Pareho kayong haharap doon sa consul, doon sa opisina, papasok mismo kayo doon sa loob ng office ng consul, tapos kakausapin yung iyong mapapangasawa. Yan. So, doon malalaman pati nila kung anong nature ng work niya. Siyempre, magkikwento yung foreigner, pati yung kanyang sweldo, yung nature ng work, ganyan, ganyan. Oo. So, hindi naman right away ikakasal kayo, no? Kumbaga, sa ano meron pa yata, ang tanda ko parang naghintay pa kami ng another 11 days. Kasi kumbaga sa ano ay ia-anunsyo, yan. Ia-anunsyo yung inyong pagpapakasal, okay? Kung meron bang tututol, yan. Kung may tututol ba, parang something like that, ano? Kumbaga sa ano ijajaryo yan. So, ia-anunsyo na itong si Maria at itong si Danny ay ikakasal sa ganoong petsa, ganon. Yun ang natatandaan ko. So, yun lang ang maibigay kong information na naganap sa amin. Okay? So, pwede ka pa namang mag-inquire sa embassy, okay? Mag-ano ka, i-Google mo. Punta ka sa Google, tapos yung requirements nila. Kasi noon, wala pa kaming mga senomar, oo, na magpapatunay na ikaw ay single or ikaw ay divorce. Oo, wala pa noong senomar. Ngayon na lang may senomar. Noon, birth certificate lang talaga ang dala ko. Tsaka yun ngang yung result sa annulment. So, next question. Meron isang Pilipina
na sinabi niya na sabi daw ng kanyang BF na Belgian boyfriend na hindi sila pwede magpakasal sapagkat may law sa Belgium na pag mababa ang income, hindi ka pwedeng magpakasal. Sa bagay totoo, pag mababa ang income mo, paano ka mag... Wala pa namang nagsasabing bawal magpakasal dahil mababa ang income mo. Ano? Oo. Ang point kasi doon, okay, ganito. Pag mababa ang income mo, yan ay iniiwasan dito. Okay, as much as possible, lalo kung foreigner ang mapapangasawa. Limbawa, taga-Asia, taga-Thailand, Philippines. Kasi, pagdating ng girl dito, no, kung mababa ang iyong income or your pension, paano kayo mabubuhay? Diba? Lalo na at kung halimbawa naupa lang ng bahay, tapos walang work yung girl, diba? Eh, kung halimbawa yung pension niya sapat lang sa kanya or yung kanyang income sapat lang sa kanya, diba? At saka doon sa inuupahang bahay. Oh, paano niya mabubuhay yung girl? Yan ang iniiwasan. Kasi iniiwasan nila na ang maging outcome ng divorce is money. Okay? Yung problema ng pera. Oh, kaya nag-divorce kasi may problema sa pera. Yan. So, may alam ako na from the Philippines, pinakasalan ng Belgian yung Pinay. May anak na nga sila. Pero every time na magpunta sila sa Belgium Embassy para dalhin dito yung Pinay, may anak na nga, ano, nade-denied. Oo, sapagkat mababa ang sweldo ng lalaki. Lalo pa at ang lalaki ay super sa tanda. Okay? Yung babae, in the 20s lang. Tapos yung lalaki, ano na, 50 plus na. O, tapos ang unti pa ng sweldo niya. So, ang advice sa kanya ay ikaw ay maghanap ng work na malaki ang sweldo. So, ang katwira naman ng Belgian, paano siya makakakita ng work kung sobra na siya sa tanda, di ba? Na mas malaki ang sweldo. So, ganun, hindi niya makukuha. So long na mababa ang sweldo niya. Pero walang batas na nagsasabi, bawal mag-asawa pag mababa ang iyong income or ang iyong pension. Kaya madalas dito ang divorce. Kasi nga, ay ang kanilang pinag-aawayan dito is about money. Pagsala sa sobrang magastos ang girl, masyadong maluho ang girl, okay, ganun. O kaya naman ay, halimbawa ay, anong tawag dito? Pag ang lalaki ay walang drive na maghanap ng mas malaking kita. So, ganun. Kalimitan ang nagiging cost ng hiwalayan dito sa Belgium. Tsaka, infidelity. Yan. Ganun. So, ang maganda na diyan, both magtrabaho para ma-enjoy nyo pareho ang buhay. Makapag-save kayo, makauwi sa Pilipinas, bakasyon. Tsaka kung halimbawa may mga gusto kang bilhin, hindi ka niya masisita, no? Masisita. Sasabihin niya, very expensive naman yung iyong binili, mga shinapping mo. Oy, pera ko yan. Di ba? Pera ko yan. Ganun. So, sana kahit pa paano nakatulong ang video ko. Kahit pa paano meron akong naibigay na advice na pwede ninyong kapulutan ng aral. Okay? So, huwag kayong sumuko sa buhay. Sabi nga, there is no lasting in a relationship. Sa bagay totoo, walang nagtatagal na relasyon. Pero kung ito'y pagtutulungan ninyo, okay? Pareho kayong mag-work. Pareho niyong i-work out ang relationship. Magtatagal yan. It will last. Diba? Kasi nga, relationship, sabi nga, relationship is a two-way street. It's a two-way street, not a one-way street.
Kasi kung halimbawa, isa lang naman na nag-effort para mag-work ang inyong relationship. Very unfair naman, di ba? Masyadong taxing doon sa isa lang tao. Kung siya lang ang nag-effort, nag-work para doon mag-last yung relationship. Mas maganda kung pareho, dalawa kayo, di ba? Nag-work para ang relationship magtagal, di ba? Para dumating man ang panahon, maputi na ang buhok nyo. Pareho na kayo nakaupo sa tumba-tumba. Di ba? Sasabihin nyo, napagtagumpayan natin, narating natin itong age na ito. Dumating tayo sa age na ito na magkasama tayo. Na tayo nagmamahalan pa. Di ba? Kaya nung si Danny ay naligaw sa akin nung nobyo ko na siya, sabi niya ay sana ay dumating yung panahon, kasi sabi niya gusto niyang tumanda na kasama ako, gusto niyang sa pagputi ng buhok niya, okay, parehong maputi ang buhok namin, magkasama kami ngayon hanggang sa kamatayan lang ang maghihiwalay sa inyo, sa amin. Okay? Ganon. Diba? So, thank you very much for watching. Sana nagustuhan nyo ang video ngayong gabi ni Nanay Maria from Belgium. Okay? Ako'y nagninit ng medyas. Doon sa girlfriend ng aking anak. Oh. Pero bibili ako ng iba pang mga color. Yan. Ito yung pinaka-cup. Mamaya yung legs. Sa susunod ko na ipakita. Yan. Sana magustuhan yan. So, love you all. Bye-bye. Take care. God bless. Mwah!